Pagkatapos ng tinulungan ko, kasi humingi sila ng tulong, kunin daw yung kapatid, kunin daw yung asawa, kamag-anak nila. Pagkatapos kong i-process lahat ng documents, natapos ang stamping. Tapos inireklamo, tapos hindi na ako pinansin. Tapos nagtanong ako, bakit mo ako pinapansin? Tapos sabi nila, toxic na daw. After ng tulong ko, nabilang toxic na kaagad. Tapos ang masaklap niyan, inireklamo pa ako sa kumpanya. Diba? Pinasok ko sila sa trabaho, ako nagpasok sa kanila. Tapos tinulungan ko din sila na kupin sa bahay. Hindi naman sa panunumbat, pero ang igaganti mo sa akin, ako pa sisiraan mo sa kumpanya, ako pa irereklamo. Sabi ko nga, mag-resign na lang ako kasi para maging masaya na sila, kasi yun naman ang gusto nilang mangyari, na ako pa yung alis ng trabaho. Naisip mo rin yung ano ba, yung ginawa kong kabutihan. Sa isang parang pagkakamali, o hindi naman totally pagkakamali yun. Pagkakamali siguro, tinulungan ko sila. Ayan, hello Ten. Ito, hello Tam. Ito ng bahay mo, Ten. Yes. Ang yaman ni Ten. Pasok na kayo, Ten. Uy! Mapapansin na si Bruno. Mapapansin na siya. Ang gwapo ng ano mo. Sabi niya, welcome to my vlog. Hello mga kabeso, i-welcome natin. Meron akong kasamahan ito. Matagal po na itong kasamahan. Pinakamatagal na sa Qatar pa kami nakasama nito. So hanggang dito sa Croatia. So hi Ten, hello. Kumusta? Hello. Si Tamtam, si Tintin, tandem na naman. Oh, tandem na naman. And ngayon, gumala kami dito. Sumama na lang ako at saka chance na to na makausap ko si Tintin, makasama ko si Tintin, makasama kasi natin. Kasi magtanong ng magtanong, pero oo, wala kaming time. Walang busy time kasi lagi. Busy. So ngayon, alam natin na mga Pilipino balak or gusto na magpunta dito sa Croatia. So meron ka bang alam Tin, paano sila makapunta dito sa Croatia direct to the company Tin? Ano lang naman, kung meron kayong kaibigan, kamag-anak na alam ng company na pwede nyong mapasukan, mag-ask lang kayo ng working permit. Tapos pag na-issuehan kayo ng working permit ng company, magpunta kayo na maghanap kayo ng agency sa Pilipinas na magiging na magpro-process ng papers ba. Tapos yung agency na yon, sila ang mag-ayos ng visa ninyo, medical, tapos sila ang maghahanap sila ng agency doon, tapos agency rin naka-tie up dito sa Croatia kasi magbibigay ng job order. So magbabayad, bali ako kasi kinuha ko yung kapatid ko. Isa na nga, pinakasample yung kapatid ko. Hi, yun, dito na si... Sino yung kapatid mo? Hi lang kayo ng popcorn, kami wala. Ano pa? So, isa, so po, isa po sa mga halimbawa na natulungan ni Tintin yung kapatid niya, di ba? Dentin. Tapos, ngayon, nag-ask ako sa company na pinapasukan ko na bigyan ng working permit yung kapatid ko. Nung nabigyan ng working permit, meron akong kakilala sa agency ng Pilipinas. Inayos nila, so nagpa-stamping siya ng visa. Bali, ang binayaran ko ng stamping ng visa niya, nasa 15K. Tamo. Sige, ngayon, 15K sa Pilipinas ng stamping ng visa. Tapos sa medical, 3,500. 3,500 sa medical. Tapos nung okay na lahat at lumabas na yung visa, nagpabook na ako ng ticket. Bali, ang ticket na nabili ko nasa 45,000. Tapos yung bayad ko sa agency na nag-process ng documents ang kapatid ko, nagbayad ako ng 95,000 plus 300 processing fee ng tie-up dito para sa job order. So total eh? Parang gumastos ako ng nasa 160 to 170 rin. So, yun yung pinakamura. Sabi ko, masasabi ko na lang din pinakamura kasi kapag dadaan ka sa agency to agency talaga ng hindi ka direct na nag-apply, ang gagastosin mo sa ngayon, yun ang sabi nila ha, nasa 350,000 daw. Oh, yung lucky. So plus yan, yung gastosin pa dito, bayad sa, kinuha na dito sa agency dito, ang bayad mo 1,500 euro. Tin, paano pang iba mga idea, Tin? Wala lang, mag-apply kayo ng para sa working permit. Kailangan nyo pala, lang ng requirement NBI. Na, requirements nila. Ang requirements lang para kumuha ng makakuha ng working permit is NBI. Saka NBI apostille. Yun lang. Mm-mm. Tapos pag makakuha na ito. Tapos pagka binigyan ka na ng kontrata, i-apply na yun ng working permit, maghintay ka ng mga 2 to 3 weeks, lalabas yung working permit mo. Ngayon pag lumabas na yung working permit mo, punta ka naman sa visa stamping. Ang visa kasi, ang stamping, it takes 2 months. Tapos nun, pag lumabas na yung visa,
book ka na ng ticket mo, bubook ka na ng agency kung sino magpa-process, yun. Mm-hmm. Dating ka na kagad dito kasi tatlong buwan lang. Tatlong buwan lang. Kasi ang working permit ng kapatid ko, 2 weeks eh. Mm-hmm. Tapos stamping, 2 buwan. So 2.5 months, nakarating na siya kaagad dito. Wow, congrats! Yeah! Congrats, Ben! Nandito na po siya. So dito, nakapasya na po siya dito sa... Baras din, Lee. So may dagat. Ilog lang doon. Ilog lang. At saka, ang saya-saya namin kasi kasama din sa trabaho, di ba, Tin? Oo. Mm-hmm. Kasama sa bahay. Then, Tin, yung makuha na niya lahat, so meron siyang schedule na kailan ng flight niya. Tapos pagdating mo dito, nung pagdating ng kapatid ko rito, dinala ko na sa police, nagpa-ID, kailangan ng kontrata ng bahay kasi para sa residence. Ngayon, nung nabigyan na siya ng ID, pumunta naman kami next bangko, open kami ng bank account niya para sa sweldo. Importante, pang sweldo. Ngayon, nung ano na, binigay ko na sa company yung OIB number niya, yun sinabi na na ano, na mag-start na siyang magtrabaho kinabukas. Wow. Diba? Mm-mm. Ang bilis, para kumita ka agad ng pera. Ang dali lang. Kasi naman ang pinunta mo rito, kumita ng pera. Mm-mm. Trabaho. So, Tin, may tanong na ako, marami ka na bang natulungan maliban sa kapatid mo? Oo. Sabihan, kapatid ko, yung pinsan ko, andito na rin, tapos yung isang... Jukli din na tumakas na. After katulungan, tumakas na. Pagdating dito, hindi inayos ang trabaho. Kaya ang hirap din minsan tumulong kasi yung tinulungan mo, ikaw pa yung naging masama. Tama, Tin. Isa rin ako sa biktima niyan, Tin. Kasi, gaya nito, itong nangyari lang sa akin ngayong week na to. Pagkatapos ng tinulungan ko, kasi humingi sila ng tulong, kunin daw yung kapatid, kunin daw yung asawa, kamag-anak nila. Pagkatapos kong i-process lahat ng documents, natapos ang stamping. Tapos inireklamo, tapos hindi na ako pinansin. Tapos nagtanong ako, bakit mo ako pinapansin? Tapos sabi nila, toxic na daw. After ng tulong ko, nabiglang toxic na kaagad. Tapos ang masaklap niyan, inireklamo pa ako sa kumpanya. Uy, grabe. Diba? Ba't may ganyan mga kababayan pa natin, diba? Hmm. Kung ako naman sa side ko, ako pang natulungan, tapos ako pang naging, nag-ano sa ano. Pinasok ko sila sa trabaho, ako nagpasok sa kanila. Tapos, tinulungan ko din sila na kukupin sa bahay. Hindi naman sa panunumbat, pero ang igaganti mo sa akin, ako pa sisirahan mo sa kumpanya, ako pa irereklamo mo na pwede naman nating pag-usapan sa bahay. Pero nung pinapatawag ko, hindi humaharap. Ang gusto sa talagang ibig sabihin, gusto mo akong ipatanggal, pero sabi ng kumpanya, bakit tanggalin term ano lang, warning letter, kasi naghanap siya ng ano pa naging groupings pa sila Ganyan talaga naghanap ng kakampi, naghanap ng simpatya, hindi mo alam kung anong gusto nila, kasi pagkatapos lang talaga ng ano, ng stamping. Pinasok ako, nagpasok sa kanila ng trabaho. Ako yung ano ba, yung nagbigay sa kanilang trabaho tapos nagpakuha ng kinuha ko pang kamag-anak niya sa Pilipinas. So, grabe. Tapos yan ang gagawin sa akin. Sinong sa tingin mo hindi ka magagalit ng ganun, di ba? Wag lang natin sabihin ng pangalan. Mm-mm. So ang alam ano lang yun. Yan, para lesson lang aware na lang yon. Aware na lang tayo sa mga taong tinutulungan natin. Kaya kung sino man yung marami kasi nagcha-chat sa akin na sabi nila, bigay kasi ni Tamtam ganyan. Hindi ko na ini-entertain yung iba kasi maraming beses na nangyari sa akin kasi, kaya ako tigil na muna ako sa pagtulong. Tama, totoo kasi ang hirap. Tin. Totoo yan. Kasi tin. After mo tulungan, ikaw pa yung masama bandang huli, ikaw pa yung sisiraan. So alam mo, Tin, nagpapasalamat din ako. Maraming nakagusto sa ano mo sa last nating vlog dati. Maraming mga shoutout sa mga nag-comments po sa vlog namin last ni Tintin na yung tinulungan niya na maka-direct sa company dati sa hotel. Mm-hmm. So ngayon, iba na naman tong direct uli na trabaho. Oo, direct uli sa company talaga namin. So Tin, balik tayo. So bless ako kasi si Tintin talagang gamit na gamit ito sa trabaho namin. Kasi yung manager doon talagang hindi talaga siya pwedeng bitawan kasi siya ang pinakaano doon. Kahit na may mga bagong dumating, siya mag-training, di ba, Tin? O sige, Tin, ipagpatuloy mo yung ano mo, Tin, na wala talaga silang magawa kung anong gagawin na para sa'yo kasi importante. Sabi ko nga, mag-resign na lang ako kasi para maging masaya na sila kasi yun naman ang gusto nilang mangyari na ako pa yung alis ng trabaho. So, magpapasa na lang ako ng resignation kasi para maging masaya na lang sila, para manahimik na kasi hindi naman nila ako titigilan ng mga yan
Diba? Hindi yan maging rason yan, Tin. Dapat... Kaya lang marami nagsasabi sa akin na wala silang trabaho, wala ang mga yan kung hindi dahil oo, sa akin. Tapos tama. Bakit ako ang aalis? Sila ang aalis, diba? So, Tin, wag mong pakinggan. Ang advice ko lang sa'yo, kung pakinggan yung mga ganyan, ang importante, may trabaho ka, sumasahod ka, hayaan mo na yung mga ganyan. So, kung tutusin nga, ang laki-laki ng ano, natulong mo sa kanila, di ba, Tin? Sobra. So, hindi naman ka nang ano, nanumbat sa kanila. So, si hindi Tin, mo sinusumbat, pero oh, feeling nila sinusumbat mo. Oh, nag-share lang pero, si Tin, Tin. Hala, isip mo rin yung ano ba, yung ginawa kong kabutihan. Oh, sa isang parang pagkakamali, o hindi naman totally pagkakamali yun. Pagkakamali siguro, tinulungan ko sila. Di ba? Tama, Tin. So, meron ka pa bang parating dito, Tin? Na ayan mga... na nga, mga... nasa 12 na katao, kasama wow. na yun yung... Ang natulungan mo rito, parating? Paparating sila sa wow, ano? Congrats! Sa mga April or May. Wow, congrats! Tulong mo yan, Tin. Yehey! Makakarating na rin sila sa wakas. Oo. Tapos san... pagkarating dito, huyo ka na. Oo, ganyan talaga. No, sana hindi sila magbago. So, sana guys... yung mga paparating na kinukuha ko, huwag silang gumaya doon sa mga... So, ano mong advice sa nila, Tin? Huwag lang nang gayahin na lang yung ano. Yung sa akin, wala naman akong hiningin kapalit eh. Humihingi lang naman ako isang King Tender Juicy Hotdog. Wala lang ang pera. Hindi lang ako hotdog ba? Hotdog lang. Ako na magbili sa'yo hotdog. Ay, ang hotdog sa Pinas. Oo, Tender Juicy lang. Manggaling lang sa Pilipinas. Oo, Mantera. Paborito mo yun. Paborito ko yun. Tapos, dinalhan ka. Hindi, tinakasan pa ako. Grabe talaga, oy. Tinakasan pa ako, may utang pa sa akin. Sus, ganyan talaga, no? Kaya ayoko na po. Ako din, tinalaysan na rin ako na ganyan, tumutulong tayo, tapos ka, bandang huli tayo, ang kawawa tayo. Kawawa, ikaw pa nagkautang, tinakasan ka pa. Kawawa naman. Ano bang agency na ka-tie up ni Tintin dyan sa Pinas na papunta dito sa Croatia o direct dito sa Boxmark company namin? So, Tin... Bali, ang ginamit ko kasi na agency na pinadaan ko para makarating sila rito. Nagbayad ako ng job order sa CPL agency. Dating, dati sila sa Placewell, pero ngayon CPL na. CPL. So, yan na po ang mga inantay nyo. So, CPL agency. Doon ako nag-process ng papers ng kapatid ko na makarating dito sa Croatia. Tapos, ang ka-tie-up naman ng... CPL is a Aninias dito sa Croatia. Yung agency na yun ay, is... Kala ko madaling araw na. Direct magpapunta rito, di ba? Basta yung kamag-anak nyo lang or kaibigan nyo, bigyan kayo ng working permit. Then saan yan sa Pilipinas yung katayap mo na agency? Saan? Saan? Sa Makati yun, di ba? Sa Makati lang. Sa Makati. So wala kang complete na address or telephone doon. Meron akong address. Saan nila isma? Hanapin ko pa sa cellphone ko. Pero meron ba silang Facebook page din? Para wala. Wala. Sige. Ano lang namin itintin yung number. Tapos ano Tin, mag-contact sila sa'yo? Contact na lang sila sa akin. Tapos kung gusto sige. Nyo naman ng murang gastusin makarating dito. Pero ang hiring kasi nila, November. Ang gastos lang doon para sa housekeeping kasi seasonal job. Wow. 45,000 lang babayaran ninyo doon. Wow. Tapos meron kayong two-way ticket. Ang kagandahan nun, 45,000 lang ginastos nyo para makarating dito sa Croatia. Mm-hmm. Tapos housekeeping kayo. Bali, ang kontrata lang doon parang 6 months lang. Uh-huh. Pero pwede nyo pakiusapan ang boss ninyo doon na sabihin na na ayun yung umuwi ng Pilipinas, mag-stay ka rito, maghanap kayo ng trabaho. Okay lang naman sa kanila. Oh, handa din naman tumulong si Tintin at saka ako din, tutulong din. Ayoko na! Hindi ako magtulong. Kitab doon na lang kasi tam-tam. Hindi na rin ako magpatuloy sa bahay ko eh. Tapos takasan pa na naman ako. Wala ko pang bayad ang bayad kaya kuryente. Willing si tam-tam tumulong. Ako ayoko na. Ayaw, suko na din ako, Tin. Suko, paupasa sa akin. Sige. Kay Dwayne na lang. Kay Dwayne na lang. Pa yun, Tin? Agency? Oo, yun na lang yun. Sa agency lang naman. Basta importante, may magbigay sa'yo ng working permit. Madali na lang. Kung meron kayong makita naman na mas makakamurang agency, basta may mag-process. Importante, merong magbigay sa inyo ng working permit dito sa Croatia. Paano pag magbigay ng working permit tapos scammer yun? Pagdating dito, walang ano. So ano,
paano ba siguraduhin na hindi siya ma-scam? Dapat kontakin nyo talaga yung totoo nyong kaibigan o kamag-anak na makapagbigay sa inyo ng working permit. Tapos siguraduhin nyo rin yung agency sa Pilipinas is legitimate na ano na magpaparating dito na may job order. Kasi minsan magpapa-stamping ka, madi-deny yung visa mo. Madi-deny ang visa mo kasi hindi, wala silang bigay na job order. Kaya magbabayad ka talaga ng ano ng processing fee, lahat-lahat sa agency para ma-stampan yung ano visa mo. Pero yung sa November is sigurado na yan talaga. Yung sa housekeeping, sabi housekeeping, start sila nag-hire November, December. Malay nyo, abot pa kayo ngayon. Kasi ang dating na trabaho dito, kasi pang summer yun eh. Baka makahabol pa kayo ngayon. Sige, February, March, April, o dadating na kayo dito. So anong agency yun, Tin? Ventures. Ventures, okay. Hindi ko rin alam ang ano ang address. Basta so, search nyo lang, may Facebook account yun, Ventures. Oo. Then, sa mga gustong mag ano tanong i-ano ko lang i-chat sa mga comments niyo mag-reply lang ko tapos ibigay ko ang contact number niyo kay Tintin. So yun doon pwede na kayo direct kay Tintin. Hindi, mag-comment ka lang, i-comment ko na lang yung sige. Ano. Ayoko na makipag-chat. Sige. Sige pin. Bigay na lang natin yung contact ng agency kung saan legit na makapag-process. Sige pin. Popcorn kayo dyan. Oh. Popcorn. Ten, anong masasabi mo or ma-advise mo sa mga kababayan natin lalo na sa balak na magpunta dito sa Croatia? Huwag na kayong mag-book. Sisira buhay mo. Sisirain. Baka sirain yung buhay ko. Wala lang. Bahala sila. Kanya-kanya man tayong mga ano. Diba? Tama. Na-okray lang ako. Hayaan mo na yan sila Tin. Basta ako, masaya ako. Oo. So yan. Ang ano pangit lang sa ugali ng Pilipino minsan yung inggit. Oo. Inggit diba? Talaga. Inggit. Pag inggit. Inggit. Tama. Ba't hindi na lang sila mag-ano, magsikap or mag hindi na, wag na lang yung inggit na, di ba? Inggit-inggit. Yung trabaho ka, sumikap ka. Kung may gusto ka rin bilhin, sumikap ka. Diba? So, mag-comment na lang kayo. May katanungan. May mga katanungan. To Ten. Katanungan. Huwag kalimutang mag... comment. Mag-like at mag-subscribe kay Tom Tamiya para may kita kami. Po ako. Oh, may tanong daw si Kotso. May tanong. Paano ako makakapasok sa accommodation nyo? Sinong papasukin mo? Ako lang. Ikaw. Sige, pasok. Pasok ka lang. Pasok. So, hanggang sa muli. Salamat. Salamat din. Yeah! Ang sunod po ulit, mag-popcorn muna kami. Oo, mag-popcorn kami ni Tintin at saka kasama sa si Jit. Mga kabes, please support my channel, like and subscribe para masaya ang buhay. Hanggang sa sunod kong vlogs, baka magkita tayo dahil sa vlogs nito, ikaw ang bida.